Weekend na naman bukas. Huwag kalimutang alamin ang weather updates for Saturday and Sunday para perfect ang weekend getaway. Umulan man o umaraw, andito lang kami para sa inyo. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that, folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Today is a special day dahil malalaman natin ang tungkol sa celebration ng 10th Philippine National Health Research System or PNHRS Week at ang DOSTv ay mayroong exclusive coverage ng nasabing event na ginanap last August 8 to 12, 2016. At dahil special ang ating episode ngayon, may magbabalik po tayong ka-forever. Makakasama po nating muli si Juna upang ihatid sa atin ang mga highlight ng PNHRS Week. Tutukan yan. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Sir Benison, kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv and happy Friday po sa inyo. Ngayong araw, aasahan pa rin natin sa malaking bahagi ng bansa ang maliwalas sa panahon, maliban na lamang sa ilang areas sa Northern and Central Luzon dahil pa rin po sa epekto ng Southwest Monsoon or Habagat. Particularly dito sa mga lalawigan ng Zambales, gayon din po sa Ilocos Region at dito rin sa Cordillera Administrative Region, ay asahan po magiging maulap pa rin sa ngayon, mostly cloudy skies. May mga chance pa rin po ng pagulan pero unlike ng mga nakaraang araw, mahina hanggang katamtaman na lamang ang mga pagulan at possible pa rin ang pagkidlat pagkulog. Kung dito naman po kayo sa Metro Manila sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan po ay fair weather naman po magiging maaliwalas ang panahon natin for today. Minsan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating magiging kalangitan at pagdating ng hapon o gabi, more likely magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms na usually po ay nagtatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. Punta naman po tayo sa ating latest forecast temperatures sa ilang bahagi sa Luzon. Sa Metro Manila, medyo mainit po ngayon, no? 27 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, malamig pa rin po, 16 hanggang 21 degrees. Sa Tagaytay City, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Habang ang temperature naman sa Palawan, maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa parteng Visayas at sa Mindanao. Kung mapapansin po natin, maaliwalas pa rin ang panahon, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas and Mindanao. Dito naman sa may eastern Visayas, bahagyang maulap na kalangitan ang nararanasan at maging dito rin sa may eastern part ng Mindanao, somehow po ay may mga kaulapan. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, possible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms natin sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Ang temperature naman po natin sa Iloilo and Bacolod, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, mainit din po, no? 26 hanggang 34 degrees. Gayun din sa Metro Davao, 26 hanggang 35 degrees Celsius. At dito naman sa Zamboanga City, 24 hanggang 34 degrees Celsius. Ngayon dumako naman po tayo sa ating gale warning. Meron pa rin po tayong gale warning sa ilang baybayin pa rin dito sa norte dahil pa rin po sa habagat. So kabilang na po dyan ang baybayin ng Batanes, gayon din po sa baybayin ng Cagayan sa hilagang parte, kabilang ng Babuyan and Calayan Group of Islands. Meron din po tayong gale warning dito sa Ilocos Norte, baybayin ng Ilocos Sur, pababa ng La Union and Pangasinan. Ang mga pag-alon po dito umabot from 3.4 hanggang 4.5 meters. So as much as possible po ay bawal muna po malaot yung ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Sa ngayon po meron tayong apat na weather system na binabantayan sa labas ng ating park. Kahit po walang weather system sa loob ng ating park, meron po tayong nakikita na tatlong tropical depression na magkakasunod dito sa labas ng park sa kanang bahagi. So yung una po, tropical depression, yung pinakamalapit sa atin, around 2,000 kilometers away from Luzon.
Samantala ito namang tropical depression na mas malayo ay more than 3,000 kilometers away east ng extreme northern Luzon. And then finally, yung naman tropical depression na papunta na dito sa may northern Japan, around 3,000 kilometers then east-northeast ng Batanes. At sa ngayon po, kung mapapansin natin, para siya nagkakaroon ng pag-ikot ng mga cloudiness, tinatawag po natin itong monsoon gyre. At meron din tayong minomonitor na tropical storm, may international name na Janmu, ito po yung tropical depression kahapon, at patuloy na nananalasa dito sa may mainland China, particularly sa southern part ng China, sa Hainan province, at gayon din sa northern Vietnam. Pero inaasahan po natin, wala naman direktang epekto itong mga weather systems natin at hindi naman siya inaasahan papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So ano nga ba ang inaasahan natin na weather ngayong darating na weekend? Una na po dyan, yung gale warning dito sa may northern Luzon, possible po na malift na or magkakaroon na lamang tayo ng moderate to occasionally strong na mga hangin at gayon din mga moderate, occasionally rough na mga pag-alon. Kasunod na dyan, inaasahan sa weekend, possible po na magkaroon tayo ng formation ng isang low pressure area sa eastern part ng southern Luzon. At dahil dyan, kung magkaroon man po tayo ng LPA, possible mag-e-enhance pa rin ito ng southwest monsoon or habagat na siya magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at southern Luzon over the weekend. So yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOSTV makikita, here's Mr. Richard Orendain for our dam water level report. Maraming salamat at magandang umaga sa iyo, Ms. Jel, at sa ating mga taga-subaybay ng DOSTV. Dam update po tayo dito sa ating minomonitor natin dams dito sa Luzon. Umpisan po natin dito sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, ang elevation niya is 189.99 meters. Tumas pa rin siya ng 0.99 meters or kulang-kulang isang metro po ang itinaas nito. And then dito naman sa Magat Dam, ang current elevation niya is 168.38 meters. Tumas din ito ng 0.83 of a meter. Samantalang dito sa Pantabangan Dam, tumas din ito at ang current elevation niya ngayon is 187.01 meters. Tumas po ito ng mahigit kalahating metro. And then sa San Roque Dam, current elevation niya is 244.10. Malaki po ang itinas nito at mahigit isang metro po ito or kulang-kulang dalawang metro or 1.98 meters po ang itinas nito. Samantalang ang Angat Dam, kailangan pa rin po natin ng at least 700 millimeters of rainfall bago po ito umabot ng 210 meters elevation or yung spilling level. And then dito naman sa San Roque Dam, kailangan pa rin natin ng at least 350 millimeters of rainfall bago niya maabot itong 280 meters elevation. And then yung Pantabangan, kailangan niya ng 2,150 millimeters of rainfall bago niya maabot yung spilling level na 216 meters. Samantalang dito sa Magat Dam, kailangan pa rin natin ng at least 130 millimeters of rainfall bago niya maabot itong 190 meters na spilling level. And then yung dito sa, yun nga, may general flood advisory tayo na inisyo kaninang alas 7 ng umaga. Dito po sa Ilocos Region, ito yung mga lugar na Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur, Pangasinan. And then sa Cordillera, ito yung mga lugar, Benguet, Abra, and Apayao. So pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan na nakatira malapit sa ilog at sa mga bulubundukin. Posible pong landslide at flash flood. So, yan muna ang update, Jel, at mura pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center. Richard Orendain, nag-uunat. Ano kaya ang mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa maumayang Pilipino? Alamin dito sa DOSTV Flash Report. Ang
Ang rookie milling plant sa Lambayong Sultan Kudarat sa Region 12 ay isa sa mga natulungan ng Department of Science and Technology na maiangat ang kalidad ng kanilang produktong muscovado. Ang rookie milling plant ay gumagawa ng mga iba't ibang produkto galing sa tubo o sugar cane na may tatak na rookie colony. Mayroon silang muscovado sugar, muscovado rocks at blackstrap molasses. Ang kumpanya na pag-aari ni Johnny S. Agduma ay malaki ang pasasalamat sa pamunuan ng DOST na pinangungunahan ng butihing kalihim at ng regional director na si Dr. Zenaida Haji Raof Laidan. Ang DOST ay nakapaghatid ng tulong teknikal upang mapadali ang produksyon, mapataas ang antas ng kalidad at maragdagan ang kaalaman ng mga manggagawa ng kumpanya. Nakatulong din ang DOST sa pagpapalawak ng market distribution ng kumpanya. Dahil sa tulong ng DOST ay napataas ang kalidad ng mga produkto ng rookie milling plant. Napaganda ang packaging ng muscovado sugar, muscovado rocks, muscovado syrup at blackstrap molasses. Naragdagan din ang product line ng kumpanya, ang spiced vinegar. Kaya kapag aprobado ng DOST, muscovado mo ay sigurado. Grocery workers of a known establishment in Cainta, Rizal is at high risk of developing carpal tunnel syndrome or CTS due to repetitive work movements. A study analyzing the association between repetitive movements of grocery workers in a known supermarket in Cainta, Rizal and the prevalence of the CTS revealed that workers with jobs that are repetitive, continuous, needing power grip, and requiring wristband or in an awkward posture were likely to develop the syndrome caused by work. A group of selected grocery workers were interviewed and tested using the Health and Safety Executive Assessment of Repetitive Tasks, a validated tool in screening repetitive tasks that may contribute to the development of several upper limb disorders. Among the jobs performed, merchandisers or those restocking product on the shelves throughout the day, and cashiers, whose work involves exposure to back, neck, and wrist pain, among others, were considered to have the highest risk of developing the syndrome. Meanwhile, workers whose job requires exerting very strong efforts with the hand, regardless of the frequency, also showed great CTS prevalence. Latest occupational health data in the Philippines show that there has been a significant increase of 138% in the numbers of workers who have developed the syndrome from 2011 to 2013. The study also supports the need for workplace interventions to improve the health status of the workforce, particularly those in high risk of acquiring CTS through repetitive movements. This is Maria de la Cruz's story. Typical of the thousands of Filipino mothers who get pregnant every year and sadly are at risk of dying because of our country's health challenges. The Philippines is still battling to reach the United Nations Millennium Development Goals 4 and 5. Reduce the number of children and mothers dying unnecessarily. This is Maria's story and how maternal health care is improved with better documentation and exchange of information among health workers and the use of science and technology for the care of patients. Maria de la Cruz is a 25-year-old mother and lives in Villarreal, a fifth-class municipality and coastal town of Samar. Good morning. Miss, ano pong pangalan nila? Maria de la Cruz po. Ilang taon na po sila? Unsay edad? 25 na po. Bakit ka kumonsulta? Ano ang nararamdaman mo? Heto po, buntis na naman ako. Mag-aapat na buwan na simula nung last menstruation ko. Heto po, dala ko yung urinalysis results ko.
Sige, examinin mo na kita. Gagamitin natin itong RX box. Makukuha natin ang blood pressure at heart rate mo. Pati na rin yung ECG para malaman natin ang kondisyon ng puso mo. Test na rin natin si baby sa fetal heart monitor ng RX box para ma-check na rin si baby. Maria, titingnan ka ni Doc sa clinic niya. Andun na ang findings mo sa electronic medical record at makikita ni Doc ang record mo sa computer niya. Malakas naman ang tibok ng puso ni baby, good, pero mataas nga ang BP. Based kasi sa findings, kailangan mong ma-refer sa specialist sa ospital. Kaya kailangan i-examine ka muna ni Doc. The readings from the fetal heart rate monitor show that Maria was carrying twins. However, Maria was also diagnosed to have preeclampsia, or pregnancy-induced high blood pressure, a condition that puts the mother and her baby at risk of death. Through telemedicine, the specialist in East Visayas Regional Medical Center advised the Villarreal midwife to give the patient an alternative but available antihypertensive drug to control Maria's blood pressure before she was to be transferred to the hospital where more complex care would be provided. Accurate medical records of Maria was shared through the Health Information Exchange, which was then viewed by the EVRMC obstetrician specialist. Maria's family agreed with the town doctor to move closer to the hospital to ensure access to specialty services needed to keep her and her baby's health. They decided to transfer to Cebu, where her husband is working. Ika-apat na konsultasyon ni Maria sa doktor para sa kanyang pagbubuntis. Maayong buntag, Mrs. Oh, Maria. Ayon dito sa record mo sa clinic, sis, may pre-eclampsia ka pala. Kamusta ka na? Masakit ba ulo mo? Nahihilo ka ba? Hindi naman po. Okay po kami ni baby. Ma'am, kukuha muna tayo ng vital signs mo, ma'am, ha? Ayan. Good. Dito sa records mo, binigyan ka ng antihypertensive medicine. Iniinom mo ba ito? Okay po ako ngayon mula nang naggamot ako. Sa Villarreal, binigyan po ako ng compact para sa high blood ko. Sana po dito sa Cebu, bigyan nyo rin ako. Ay, oo naman. Supply ang compact ng DOH para sa mga may mataas ang BP. Para di lumala ang kondisyon po. Actually, dapat hindi ka rito sa lying in nagpakonsulta dahil high risk ka. Mabuti na lang at espesyalista ako at ma-assess kita ngayon. Pero mas maganda na sa high-risk klinika ng Vicente Soto Hospital ka magpatingin para handa ang lahat sa pagpanganak mo. Ililipat naman namin ang tama at eksaktong medical records mo para masubaybayan ang pag-alaga sa iyo and kay baby. Magtatagal ka ba dito sa Cebu? Baka sa ate ko na po sa Maynila ako tumira kapag manganganak na ako. Nadistino po kasi doon ang asawa ko. Paano po kaya iyon? Dahil may health information exchange na, kahit anong ospital o clinic, makikita ng doctors yung important clinical data mo. Saan ka titira? Sa may project for po. Sabi ni ate, maganda naman daw po yung Quirino Labor Hospital. Ay oo, computerized rin sila. May homies sa Quirino Hospital. Ang homies at clinics ay mga computerized medical records. Ito ay nakakonekta sa Philippine Health Information Exchange. At dahil dito, maaaring makita ng mga doktor ang importanteng clinical information ng mga pasyente kahit saan mang pasilidad sa Pilipinas. Konsultasyon ni Maria sa Quirino Memorial Medical Center. Hello Maria, kamusta ka na? Mabuti po, Doc. Excited na ako para kay baby. Sana babae ulit. Sana naman normal po akong manganak. Buti na lang sa tulong ng Philippine Health Information Exchange. Makikita natin ang medical record mo. Sandali lang, ha? May fair health ka ba? Ayon dito sa records mo, ilang beses ka na rin palang kumonsulta para sa iyong pagbubuntis. Mabuti yan, na-pick up ka agad yung pre-eclampsia mo at na-refer ka agad
nabibigyan ka rin ng compact para sa high blood mo. At mabuti, may PhilHealth ang mister mo at updated. Nakatulong yan lalo sa panganak mo. Sige, i-examinin muna kita. Yung BP mo is controlled. Ay, opo. High-tech po sa amin sa Samar. May RX box po kami at computerized medical records pa. Magaling po ang mga nurse at doktor namin. Kaya po tiwala rin yung EBRM specialist sa kanila dahil nakita rin nila yung records ko. Wow, RX box, telemedicine. Magaling talaga mga taga DOST at DOH. Napagdidikit-dikit na talaga ang health system. Na-check up ka na pala ng midwife namin. Narinig na pala namin ang heartbeat ni baby. At good condition siya. Sige, ngayon titingnan natin ang condition mo. Misis, dahil may pre-eclampsia ka, dapat tuloy-tuloy ang pag-alaga mo sa sarili mo. Tuloy-tuloy rin ang gamot mo at dahil malapit ka ng manganak, linggo-linggo rin ang iyong pagbisita dito sa aming high-risk clinic. Mami, di ka lang ha. I-update ko lang yung records mo dito sa homies at para din makita nila na ready ka ng manganak. Magandang araw po. Babayaran po sana namin yung bayarin sa ospital ng asawa ko. Sir, i-check lang po natin sa records. Trabaho po namin magiging madali na dahil hindi na po kami mahihirapan na kuha ng bawat gamit, kundi sabay-sabay na po nang dyan na hindi na kami toxic ang aming pasyente, yung aming papaanak, hindi na po kami tatakbo-takbong kukunin yung BP, kukunin yung FHD niya dahil nandyan na po lahat sa RX box. Sa amin, mabagal po yung proseso ng pag-a-admit namin kasi po kailangan pa po namin hanapin yung mga charts nila. Minsan po naglo-lost file pa po kami. Nung dumating na po yung RX box tsaka cheese dito sa amin, mas bumilis, mas gumaan, tapos
naging kampante na po kami sa mga serbisyong pangkalusugan po namin. System, doon na yan, hindi na kami mahihirapan sa paggawa ng report. Naka-record na sila lahat, hindi na kami magbuklat-buklat, hahanapin pa yung mga services na nai-offer namin sa mga patient, tapos lilibumin namin sa after the end of the month, itatali namin yon, diyan, titingnan lang namin, bubuksan lang namin, tayo na siya. Sinasabi ni midwife na tumataas baba yung ano mo yung pressure, blood pressure mo, kaya ano, hindi ko kakayaning baka kung anong mangyari sa inyong dalawa ng babies. Kung wala yung kagamitan na yun, yung RX box, hindi ko malalaman kung buhay pa kami ng anak ko ngayon, kasi nanganganib na nga yung buhay namin, tapos hindi pa namin alam kung okay ba yung bata or okay ba yung blood pressure ko. Baka isa sa amin ang nawala ngayon. Love is the most powerful feeling, kaya hindi mapigilan na sumigaw ang ating mga puso. Malalim ang hugot ng mga taong nagmahal at minsan ay nasawi sa pag-ibig. Ito ng ating mga nakalap na hugot panahon dito lang sa What's the Weather with You. Mula kay Ding Montemar, sabi ni Ding, kung araw ngayon at uulan bukas, bakit di pa tayo magsama para habang panahon kitang makapiling? Mula naman kay Shiranoceros, sabi niya, ayan na naman ang ulan, pawala-wala, parang relasyon niyo. Ayan, at lumalabas ang tunay na nararamdaman ng bawat isa kapag pag-ibig ang pinag-uusapan. Kaya kayo rin, makihugot na ilabas ang kilig, saya, kirot o di kaya naman ay luha sa inyong mga hugot. Isigaw na ang mga nilalaman ng puso ninyo sa hashtag Hugot Panahon para next time, tweets nyo at FB status nyo naman ang may feature namin.
The inventor of the one-chip video camera was Mark Loynas, a Filipino resident of New Jersey who works with Lucent Technologies. He was featured in the July 1999 issue of Discover magazine. The Philippine National Health Research System, or PNHRS Week celebration, provides a platform for interaction, learning, and collaboration of different stakeholders in health research and development. For its 10th year, the PNHRS Week celebration that took place last August 8 to 12, 2016, focuses on the role of research and innovation for the health and the environment. This celebration is a timely event as pressing environmental factors such as climate change and disaster risks are resulting to different health problems, considering that the Philippines is vulnerable to climate change and its adverse effects. Tunghayan po natin ang mensahe ng ating DOST Secretary Fortunato T. De La Peña sa PNHRS Week. How do you ensure that the results of your researches will be utilized? This is precisely why we have a national health research system, because the users of the outcomes of research that we have would be participants in the research system, mainly, for example, the Department of Health, okay, and the other stakeholders in the different consortium or consortia. But allow me to congratulate the members and stakeholders of the Philippine National Health Research System as we celebrate 10 years of our advocacy to strengthen the Philippine health research base in support of national health policies and programs and in delivering health products and services to help improve the health of Filipinos. So this is the 10th annual meeting of the Philippine National Health Research System. And I know very well that as far as our discussions of the Department of Science and Technology is concerned, we look up to the Philippine National Health Research System as some kind of a model which we hope can be replicated in the other research sectors. At the Department of Science and Technology, we have three major research councils. We have one for agriculture and natural resources, we have one for health, and we have one for industry and energy. And I must confess that one of the difficulties that we have in terms of utilization is how to ensure that the other line departments will roll out the technologies that are developed out of our health research, of our research system. In the case of health, we are assured because of the involvement of the Department of Health and other stakeholders who are there from the beginning of the research, from the inception to the implementation up to the rollout. I am happy that all regions are represented here, from north down to south, from across disciplines. I had the chance to visit some universities during the short period of my retirement. I retired in 2014 when I reached compulsory retirement age, and at that time, I spent time doing consulting work with the Science Education Institute. And one of the tasks that we had was to go around the country and look for the take a look at the other universities outside of the usual exclusive consortium, Ateneo La Salle, UP, UST,
which are offering our graduate programs in science and technology and engineering, because we think that we could also tap the other universities outside of this group to be able to deliver graduate programs in science, technology, and engineering. So we went around the country. So far, we have identified around 8 additional universities which can be tapped to offer MS and PhD programs for the Department of Science and Technology scholarships. But in the process of going around, I did notice this research laboratories, which are, I think, in support of the health research system programs. I saw Tuklas Luna's programs in many of these universities, and I was really happy because this was one way of really distributing the research load, okay, in ensuring that we will be able to consider the needs and potentials of the different regions, and most importantly, that we will be able to tap the develop the capabilities and to tap the potentials of the different institutions to do research in the regions. And this brings me to one important, shall we say, guide that we are using at the Department of Science and Technology. I am often asked, what are the working orders of President Duterte as far as science and technology is concerned? I just base it on his pronouncements on which particular sectors he wants to really give full attention to. He always cites agriculture, health, education, okay? And of course, industry that will be needed to generate the livelihood and employment that is very much needed. And we are fortunate that at the Department of Science and Technology, our structure is along those lines. So we have a Council for Agriculture, we have a Council for Health, we have a Council for Industry, and we have two organizations that take care of education. We have the Philippine Science High School System, and we have the Science Education Institute that takes care of delivering the scholarship programs at all levels. Now, the other thing that the president always mentions is that he wants to see the hastening of development of the regions. I repeat this always in all my messages, because it is very obvious that the development geographically in the Philippines is very much lopsided. We see, for example, the statistics that come from the National Economic and Development Authority, which gives us an idea of income. Okay, I cannot remember the figures, but I can still remember the bar graphs, okay, showing that the highest per capita income is in the Metro Manila area, in Calabarzon, in Central Luzon, in Central Visayas, and partly in the Davao region. But if you look at the per capita income in the less developed regions, they could be as much as 1/5 or 1/4 of those in the Metro Manila area. And it goes to show how the distribution is very lopsided. You can also see that in terms of income earned by Filipinos, the top 20% earners earn 50% of the income, and the lowest 20% of Filipinos earn less than 6% of the total income. So 20 earning the 50% and the bottom 20 earning less than 6%. You can see the inequity. And I think this is something that we should address. From the health sector, there are many things that we can do. It is always mentioned that the productivity of people is related to the health condition. And I'm sure that all the researches that we are undertaking will somehow redound to improve productivity of people. This year's theme, Research and Innovation for Health and the Environment, centers on how we should direct these researches and innovations not only in addressing health issues, but also in looking at the several factors that affect health, particularly those related with the environment.
So that is why this gathering is very significant. It's not only marking the 10th year of the annual gathering, but we are focusing on the issues related to the environment. The continuous degradation of our environment has led to different diseases that have caused major deaths in the country, the whole Western Pacific region even. Diseases caused by air pollution, little to no access to potable water, and poor sanitation, among others, remain to be the problem of a large fraction of our society. Our efforts must not only be toward addressing these diseases, but more importantly, in providing solutions for environment-related causes of these diseases. The Philippines is now being proposed, thanks to our friends here, to be the global hub for global health innovations that deal with climate change and natural disaster. And I heard that this is an offshoot of last year's Global Forum on Research and Innovation for Health. This was in 2015. So in this area, we are already working on research agenda setting and consultations to come up with the frameworks for developments and opportunities. This is where the likes of Dr. Carell, Dr. Murray are playing a very important part. And we are very happy that they are here, and hopefully they will again be here again and again as we pursue this goal of being a hub for research, global health research in the area that deal with climate change and natural disasters. The topics that will be taken up in the celebration, some of them have already been taken up, are very varied and therefore will interest many sectors. One of the topics is aging, okay? And well, it is of interest to me. climate change hazards, indigenous health systems. It was very interesting to hear that there are many indigenous health practices that can be considered good, okay? During the media conference, one of the examples cited in terms of collaboration here in Maropa is what they call the Bahay Mangyan, Balay Mangyan, Balay Mangyan. And this is a place where the indigenous Mangyans come for health concerns, and more particularly, they go there to give birth, okay? And it was pointed out that among the indigenous peoples here, they have a very different ways of delivering birth. They give birth standing, okay? And I was interested because in among the indigenous peoples also in Bulacan, it is the same. They give birth standing, okay? So maybe researches are already being made, okay, as to how that is, why it is better. Or anyway, the topics are very varied, and some of the other topics are on policies and programs that relate to disasters. And of course, there are topics that are intended to build capabilities, like in communication, in technical writing, in research utilization, and in research management. So I hope that this platform of celebrating the work of our researchers, rewarding their contribution, listening to them, and responding to their needs for support and resources will continue. I hope this forum will be an opportunity for the research and innovation for health community to help each other, so that our joint efforts will contribute not only in securing the well-being of every Filipino, but also in protecting the health of our environment. So, I would like, well, since all of us are interested in doing something good for the Filipino, I would like to end by quoting a question posed in an article written by a Jesuit. Actually, he's my first cousin, Father Tanseco, in our newsletter for the Marriage Encounter Community. And actually, the article is about a very old story about the Good Samaritan. And of course, he explained the story of the Good Samaritan and the things that can probably help us to become a Good Samaritan.
But anyway, the title of the article is there a good Filipino? If there is a good Samaritan, is there a good Filipino? All of us believe that there are many good Filipinos, and we believe that the gathering here is an evidence of good Filipinos who wish to do good for their countrymen. Thank you very much. And for this year, mas lalong exciting ang celebration kasi andon ang ating ka-forever na si Juna. Ano naman kaya ang nahanap niya doon sa event? May mga VIPs na naman kaya siya nakausap? Kaya Juna, kamusta ka na dyan? Ay nako, kararating ko lang kahapon. Apat na araw mo pala lalakarin ng Manila papuntang Palawan. Diyos ko, naiwan ako ng eroplano. Anyway, andito tayo ngayon sa Philippine National Health Research System Week Celebration 2016. At nako, ang tema nila ngayon ay Research and Innovation for Health and the Environment. Alam nyo ba mga kapatid? Medyo out of place ako dito ngayon eh. Dahil ito ay pagtitipon ng mga matitinik, magagaling na mananaliksik para sa kalusugan at ang kalikasan. Kaya pero marami ako nakita dito. Meron silang exhibit, may mga meeting nest sa taas at kung ano-ano pa. Diyos ko, naka-formal sila lahat, grabe. Tingin sila na tingin sa suot ko. Anyway, gora lang tayo, pak ganun. So tara na mga ka-forever, samahan niyo ako. Dalawang araw po tayo dito sa Palawan. At oobserbahan natin ang PNHRS 2016. Tara na! Backpack! 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 Meron na siyang time sa atin. Kanina pag akin sa hagdanan, tinitignan namin siya. Diyos ko, kaya lang busy siya kanina. So, ngayon pupuntahan ko na ang bagong-bagong undersecretary ng DOST, ang pinagpipitagan, ang idol na idol ko at idol na idol mo, si Dr. Anthony Sales. Hi, sir! Hi! Good afternoon, Juna. Yes, sir, anong nangyari sa buhok niyo? Ano ba yan? Part yan ng pagiging USEC, no? Alam nyo yung tatlong USECs namin ng DOST, we agreed that we will no longer use hair dye. Okay, sir. So we, all of us wants to look dignified. Yun, kaya wala ng tina. Ayan, sir. Yun nga, tulad na sinabi ko kanina kapita-pitagan. Sir, alam nyo ba na nag-celebrate ang aming mga puso nung nalaman namin ikaw ng aming USEC? Kasi si Dr. Sales, raised from the ranks talaga. Kumbaga, ako, simplang kawani ng gobyerno, idol ko siya. Kasi nagsimula talaga siya, tas paakyat. Na, feeling ko naman. Hi, sir. That's very heartening, no? Yun ang gusto natin na people from the ranks would rise or, sa career ladder, And when I talked to Secretary Fortunato de la Peña, he also agrees to the idea that we should nurture the people that we have in DOST. Sir, oh. Sir, kaway naman kayo sa mga fans ninyo, ang daming nanonood. Hi! Ayan. Kasama ko siya. Ayan, yun! Yun, ayan. Paki-focus camera. Ayan oh, si Dr. E. Director E. Ayan. Director Egay. Ayan po. Sir, ano pong impression ninyo sa ating event ngayon? I'm very proud of the Philippine Council for Health Research and Development. This year's Philippine National Health Research System Convention is very, very organized and well
well-organized. And I'm proud of our PCHRD and the people behind this convention. Okay, sir, yung mga magiging resulta ng convention na ito, paano po siya magiging connected sa ating mga regional offices since kayo po ang aming USEC sa regional operations? This afternoon, Juna, we had a forum on the Research Fairness Initiative na initiated by CORED, yung International Center for Research and Development that is based in Geneva, Switzerland. Napag-usapan natin doon kung paano magiging fair yung mga sistema at saka procedures ng research sa health, no? And we are encouraging all the members of the regional consortium to participate in this movement to make our systems and procedures transparent. Okay, narinig nyo ba yun, mga kababayan? Policy po yun dahil galing po yun sa ating USEC. So parang instruction na rin siya. Sir, maraming salamat po at see you tomorrow. At saka sir, pwede bang pahag? Yes. Hello mga ka-forever! Alam mo ba, may nasalubong kami dito kanina. Diyos ko, sikat na sikat to. Isa sa mga limang pinarangalan, ano, may nabasa ako sa internet eh. Isa siya sa mga pinarangalang scientists, ano, limang Pilipino lang sila napasama doon sa 100 list of mga sikat na scientists sa buong mundo. Kaya lang nagtataka ako, bakit namin siya nasalubong dito sa Philippine National Health and Research System? Eh tungkol sa mga gamot-gamot to, tungkol sa mga health, at kung ano-ano pa, natungkol sa medical, eh sikat na sikat siya bilang genius sa weather, sa climate change, at kung ano-ano pang tungkol sa mga disaster mitigation. Kaya pinilit namin siyang ma-interview. Ito siya sa tabi ko. Abangan nyo. Ayan, sabi ko sa inyo, nasalubong ko siya eh. Ayan, hi sir! Hello, kamusta? Ayan, Diyos ko. Nagtaka talaga ako sir, anong ginagawa nyo po dito? Eh siyempre, ang kalusugan, importante rin yan na pinangangalagaan. Kapag meron disaster, pinangangalagaan natin ang kalusugan. So, malaki ang bahagi ng health sector sa pag-aaral natin ng disaster mitigation sa disaster risk reduction at saka climate change adaptation. Grabe, hindi pa kayo napagod do sa disaster mitigation? Sinasama niyo pa po tong kalusugan? Aba, syempre, kailangan komprehensibo kasi kapag hindi natin ginawang kompleto, ang katumbas nun ay isang buhay o maraming buhay. Okay. Sir, kanina, nakita ko kayo, tinawag kayo sa harapan, tapos pinalakpakan kayo. Anong sinabi niyo dun, sir? Anong topic niyo? Aba, ang topic ko ay tungkol sa DOST Project NOAA, tungkol sa mga flood, sa mga landslide, at saka storm surge hazard maps, at saka yung information na near real-time na binibigay natin sa mga pagdating ng mga dilubyo. No? At saka syempre, kailangan din natin mapag-aralan kung ano ba yung mga pag-translate ng mga information na yan para maiwasan natin ang pagkamatay ng mga tao. Okay. Sir, meron ba kayong kagilagilalas o isang alaala na sobrang memorable na na-realize nyo na dapat pala itong disaster mitigation, itong pangangalaga sa environment, climate change at kalusugan ay magkakaugnay? Aba, lahat ng mga maraming kinalaman ng disaster sa mga ano no, sa mga bagay-bagay, isa na rito ang kalusugan. At napaka-importante niyan, ano? Bago magkaroon ng disaster, kailangan pinaghahandaan natin yan. Pagka nagka-disaster, pinaghahandaan natin yan. So, napaka-importante. So, nakita ko rito na ang medical field pala, no, pati yung mga ating mga doktor na nagpapanganak, tumitingin ng mga sakit sa balat, no, eh lahat sila active din pala sa disaster work at gusto nilang maging parte ng programa ng gobyerno at gusto nilang tumulong. At napaka-importante noon kasi kung ang mga doktor ay nagtutulong-tulong kasama ang mga scientists, engineers, anthropologists, sociologists, lahat ay gumaganda ang programa natin sa ating bansa tungkol sa DRR at saka climate change adaptation. At kapag mas marami ang maalam, mas marami ang maliligtas. Okay. So sir, sa policy naman, parang NDRRMC lang yata yung nag-uugnay sa kanila o meron pang mga ibang venues? Marami pa. Tuwing gumagawa tayo ng mga pag-aaral, marami tayong recommendation sa policy. At tuloy-tuloy naman yung mga leksyon, di ba? Kasi marami tayong pwedeng matutunan, gagamitin natin pinakabagong teknolohiya, pinakabagong understanding sa siyensya tungkol sa mga bagay-bagay sa disaster. At yon dapat nire-recommend natin for policy. At dapat
kung maganda nga yung ganung sinasabi ng pag-aaral na dapat natin gawin, gawin natin dapat. Okay, so sir, parang in the near future, magiging parte na ba ng Project NOAA itong mga data ng health and everything? Actually, noon pa sinasama na namin yung mga health facilities, yung mga clinic, yung mga ayun, tapos tinitingnan namin pati nga mga schools . Pinagtaaralan namin kung nasa mataas na baha, katamtamang baha, maliit na baha o walang baha o sa landslide, storm surge para malaman natin ano ang action na pwede nating magawa habang hindi pa nangyayari. Para preparado tayo, kung preparado tayo, handa. At kapag handa, iwas sakuna. Sir, sa dinami-dami ng experiences ninyo no, sa mga studies, ano yung pinaka-challenging sa ngayon? Ang pinaka-challenging ay yung research. Bukod sa pondo. Ayan. Pangalawang challenging yan. At syempre, meron tayong mga kanya-kanyang mga idea ng bagay na paggawa. At hindi naman palaging kung ano lang yung idea ng isang tao ay yun ang mangyayari. At syempre, kailangan gawin mo lahat para makumbinse at mangyari yung mga resulta ng mga ginagawa mo. At yun ang ano, ang tawag yata doon eh politics. So, yun, parang may, pero hindi naman, wala, may demokrasya tayo eh, di ba? Yes, so ang demokrasya, ibig sabihin yan, eh, kung ano yung nananaig na gusto ng tao, dapat yun yung mangyari. No? At syempre, kung maganda na tama nga at nakabase sa siyensya yung iyong mga rekomendasyon at mga gustong mangyari, mas maganda yun para sa taong bayan. Okay sir, eto, chika. May nakaabot na chika sa akin, ang dami daw nagre-recruit sa isa ibang bansa. Totoo ba yun? Eh, marami din naman scientist kasi doon na magagaling, di ba? Pero nire-recruit ka daw nila? Marami nga magagaling doon sa ibang bansa. Dami nga nila doon eh. Pero dito natin kailangan sa Pilipinas yung mga skills, yung mga experience. Yes, at dahil... Huwag ka muna nga abroad. Ano? Huwag ka muna abroad. Baka lalayasan mo Pilipinas. Matyaga naman ako. Yeah. Mahal ko naman ang aking bayan. Mabuhay ang isa sa mga makabayang scientist natin sa Pilipinas. Iboto po si Mahar Lagmay sa darating na eleksyon. Hello mga ka-forever! Diyos ko salamat! Nahuli na namin ang pinuntahan namin dito sa event na ito, ang Philippine National Health Research System na week-long celebration. Siya lang talaga yung pinunta namin dito at sa wakas kasama ko na siya ngayon. Apat na araw akong naglakad papunta dito mula Manila hanggang Palawan para makausap lang ang ating pinagpipitagan. Guwapo! Napakagwapo! At Diyos ko naman, talaga naman napakagaling na direktor ng PCHRD at siya po ang punong promotor ng event na ito. Magandang hapon, magandang umaga po, Dr. Montoya. Jonal, good afternoon to all. And doon sa sinabi mo, hindi na naman ako pinunta mo dito. Pinunta mo talaga dito yung PNHRS celebration para makita lahat yung researches na ginagawa ng ating mga regional consortia. O sige sir, tatanggapin ko po yung sinabi nyo, pero talaga kayo talaga pinunta ko dito sir, kasi pangalan nito, gustong-gusto namin magiging guest din. Interviewed, if it's really to promote health research, para malaman na ating mga kababayan kung ano ginagawa natin sa PNHRS, sa Panalisipan, Lusugan, gagawin ko yan. Okay sir, so in a very short explanation or briefing, ano po ang nagaganap dito ngayon? Okay. Tayo ay taon-taon ay nagkakaroon ng tinatawag natin PNHRS Week, Philippine National Health Research System Week. So 10 taon na natin ginagawa yan. Ito ay isang opportunity para lahat ng mga buong Philippine National Health Research System, all regions, all 17 regions to come together to exchange knowledge, information, celebrate fellowship, all for the purpose of promoting health research at para pag-ibayuhin pa natin ang ating efforts for health research in the country. So sir, talagang ito po yung date niya, August 8 to 11. By virtue of a presidential proclamation ng panahon pa ni Presidente GMA, okay. It is really every second week of August. Every second week of August, no? So last month po ay Nutrition Month yata, no? So tungkol din po siya sa health. Okay po. Ano naman po ang layunin ng ating mga pagtitipon na to? Katulad ng sinabi ko, ito ay singular opportunity para magkasama-sama lahat ng mga stakeholders sa health research o
panandalisip pagkalusugan. Kasama dito ang mga funders, okay, yung mga nagpopondo, nagbibigay ng pera, suporta, mga heads ng institutions, mga research institutions, both private and public, mga researchers, yung mga gumagawa ng health research. At ang community at large, we have representatives, NGOs, people's organizations, dahil sila ang magbebenepisyo sa health research. So lahat ito ay kasama sa ating national meeting. At ang tema pala ngayon is research and innovation for health and the environment. Sir, bakit yun ang tema natin? Kasi nakaka-intriga siya eh. Parang yung dati kasi parang separate na usapan ng pangalan nito ang tungkol sa climate saka disaster mitigation. Ngayon parang pinagsama siya. Ano po yung pinaka-sentro ng tema na ito? Kasi dapat nating tanggapin na ang bilis ng pagbabago ng ating environment at napakalaki ng epekto nito sa global health. Hindi lang global health, pati health at the national and even at the community level. So kailangan masigurado natin na ang mga pananaliksik natin ay naaayon sa pangangailangan ng komunidad, ng rehiyon, ng bansa. Nakasama dito ang problema ng kalikasan at ng environment dahil malaking ang epekto nito sa kalusugan. Talaga naman. So talagang lumalawak siya, no, every year. Sir, pangalan nito, ano po yung sino po yung partner agency natin dito? Well, ang partner agencies natin dito ay, of course, kasi tayo ay sa DOST, kasama natin ang mga regional offices ng DOST at yung regional offices ng DOH at ng CHED. Dahil yan ang ating mga core agencies sa Philippine National Health Research System. At lahat ng mga researchers natin in all of the 17 regions. Okay, grabe, napakalawak pala. Sir, ano po yung mga pinag-uusapan dito? Ano yung mga, pwede ka bang bumanggit ng mga topics kanina? Kasi kanyang namasyal ako kanina, sir, ang daming mga rooms eh, tungkol sa may mga competition ng estudyante. Tapos sir, nakita doon sa may ethics. So sir, can you name a few? Well, unang-una, alam mo, kulang nga ang even a 3-day meeting sa dami ng dapat namin gawin. Kaya lang, syempre, iniiba-iba rin namin ang topics para maging interesting sa ating mga participants. Katulad this meeting, national meeting ngayon, we've chosen some very interesting topics, very timely topics. For example, nandyan yung Data Privacy Act dahil malaki implications niya sa health and even sa research. So, meron tayong mga experts na nag-comment kasi magkakaroon ng IRR yung National Privacy Act at yung pagkakatatag pa lang na National Privacy Commission. Tapos nandiyon pa rin yung mga issues ng ethics, yung protection of human participants. Ayan sir, nabanggit niyo yan kasi nakita ko kayo kanina doon. Sa tingin ninyo, ako bilang simpleng mamamayang Pilipino, nakatira ako sa barangay, merong BHW doon. Ano yung connection sa akin nung pinag-uusapan nyo kanina sa ethics para recession? Ang ating perspektiba dito ay pananaliksip ang kalusugan sa health research. Okay. Gusto natin na ang lahat ng tao, kasama na tayo, kasi pwede tayong maging participant sa health research, ay alam natin kung anong mga karapatan natin at alam din natin kung paano natin mapangalagaan ang sarili nating interes ay kabubuti natin. So, na kailangan may informed consent at dapat maintindihan mong mabuti kung ano yung proyekto, ano yung methodology, yung paano ito gagawin, kasi yun ang magiging basihan ng decision mo kung sasali ka o hindi. Okay. O sa research. Okay, sir. Kanina, sir, namasyal kami mga 8 room o 7 room yata yung ginagamit, no, ng event na ito dito sa Astoria's Hotel. Ngayon, sir, talagang ang dami naman po umaten. Alam niyo po ba kung anong sukatan ko doon? Napakatagal ko pong pumila kanina sa tanghalian. Diyos ko, ang dami po talaga. At ang ganda ng ating exhibit. So, sir, sa tingin niyo, successful ba ang ating event? Successful, pero hindi lang yun na aming ginagamit na metric. So, hindi okay lang yung dahil marami umaten. Of course, maganda yan. No? Pero tinitingnan din namin yung quality ng researches na na-present during the meeting, yung status of productivity in terms of research sa mga region at kung paano tayo nakaka-impact para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. So yun ang most important metric actually. How do we impact on the lives of each and every Filipino? My God, tignan nyo naman ang pagsisilbi ng PCHRD para sa mamamayang Pilipino. At dahil dyan, sir, bibigyan po kita ng award.
Salamat. Okay. Sir, see you on DOSTV live. Oh, basta DOSTV patok yan always, all the time. Basta after nung mapapadpad. Nako, nag-enjoy na naman si Juna and for sure, marami siyang natutunan sa kanyang experiences sa PNHRIS Week. Good job, Juna! At marami pa yan, mga ka-forever. Abangan ninyo next time kung saan naman siya mapapadpad. And there you have it, mga ka-forever. Another week filled with weather news and updated science and technology information is over. Pero dahil ang weather ay forever, see you ulit next week from 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel at www.dostv.ph/YouTube or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH, and like our Facebook page at facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.